napakalaking trahedya kanino man ang pagsamantalahan ng kanyang kapwa. Pero gaano kasakit para sa isang ina ang matuklasan na ang kanyang minor de edad na anak ay inaabuso pala ng lolo nito? Paano makakabangon ang isang babae mula sa madilim na nakaraang ito kung sa kanyang paghanap ng totoong pagmamahal ay muli na namang makakaranas na isang malagim na panggagahasa ang isa niyang pinakamamahal sa buhay? Iyan ang inyong pakaabangan sa aming handog na totoong kwento ng isa nating kapuso na ilang beses pinagtaksilan bilang isang apo, anak, at asawa dito sa aming episode na pinamagatang Mag-inang Biktima. Para sa mga ina na kagaya ko, kaya naming tiisin at pagdaanan ang kahit na anong pagsubok at pang-aabuso, huwag lamang maranasan ng aming mga anak ang kahit kaunting sakit at hirap. Kaya hindi ko lubos maisip ang lalim ng pagdurusa na pinagdadaanan ni Emilia sa kamay ng mga lalaking na namantala sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang anak. Emilia, ilan taong ka nung una kang nakaranas ng hindi nararapat mula sa step-lolo mo yun, ano yung una mong karanasan? Ilan taong ka nun? 6 na taon po. 6 na taon ka pa lamang. Paano natuklasan ng mama mo na meron palang ganung nangyayari? Isang araw po umuwi ang mother ko. Nakita niya po yun. So, na minomolest siya. Na hinihila po ako ng lolo ko. At talagang nakita niya? Yung aksyon na hinihila ka? Pinakaladkad po ako sa hagdan. Oo. Dumaban po yung nanay ko. Oo. Tapos siya naman po ang na-rape. Ni-rape din siya on that very day? Opo. Kaya nagkaroon po, nabuntis po siya, nagkaroon siya ng anak. Nabuntis siya doon sa pagkaka-rape sa kanya? Opo. Baliw din po. Ay. At hindi mo totoo lolo yun, di ba? Opo. Bali, tatay nung pangalawang asawa ng mama mo, tama? Ng nanay ng nanay mo? Ah, ng nanay ng nanay mo. Oo nga, tama. Tapos, napunta ka sa tiyahin mo. Tama ba yun? Inampung ka? Pinalakay ka ng tiyahin mo? Nag-sawa rin yung ano ko po, yung mother ko ng iba. Oo. So, nagkaroon din po ako ng stepfather. Aha. So, ganun din po. Si stepfather? Ay, naku. O yun, nalaman ba yun ng mama mo? Hindi niya nalaman. Tinago mo sa mama mo, hindi mo sinabi. Dahil, ilang taong ka nun, Ems? Ano po? Ha? Grade 5 hanggang? Hanggang mag-first year. Grade 5 hanggang first year ka? Opo. So, mga ano yan? Mga 10? Opo. 11, 12, hanggang mga 13, ganyan? Opo. 3 taon? Opo. Na hindi mo, na tinago mo sa sarili mo? Opo, paunti-unti niya kasi kung inaano po. Na hinahanay? Bakit mo tinago sa mama mo? Takot kasi, ka ba sa mama mo? Kasi, napapagalitan ka? Ano? Opo. Gusto ko po kasi na itago dahil natatakot po ako na sa iskandal. Na feeling ko, hindi rin ako kakampihan ng mother ko. Ayun. Kasi biktima rin siya. Ayun. Ayun po. Sige. Paano natapos yung problemang yun? Ano nangyari? Umalis na po kami doon. Umalis na kayo doon? Kasama mo ang mama mo? Opo. Ito ba yung time na nagpunta ka sa tiyahin mo? Hindi po. Iba pa po yun. Iba pa yun. Sino yung Richard sa buhay mo? Else. Richard po yung tatay ng unang asawa ko po, tatay ng mga anak ko. Tatay ng? Mga anak ko po. Ah! So, first husband mo? Apo. First husband, nakasal yan? Apo.
maayos naman ang pagsasama ninyo. Hindi rin. Hindi rin. Ano nangyari dyan? Nagkahiwalay kayo? Panay pambababae. Oo. Ganon din po. Aha. Tinasaktan ako pag gusto niya makipagtalik sa akin. So, pinipilit ka, parang ganon. Kahit asawa mo siya, ano? Misa masakit talaga yun, kahit na asawa mo. Opo. Oo. So nakipaghiwalay ka dito kay Richard. Opo. Ang tatlong bata na iwan sa'yo. Opo. Ah. Eh yung Daniel naman, sino naman yun? Yun po yung pangalawa ko pong kinasama. Oo. Nagkaanak ka ba doon? Hindi po. Walang ano, hindi ka nagkaanak. Ano naman ang nangyari sa buhay mo habang ikaw ay nasa piling ni Daniel? Dito po naging somatic kasi hindi lang ako yung naabuso, kundi yung anak ko. Ni Daniel? Ako. Yung anak kong panganay. Ilang taon yung anak mo noon? 12. Naku. Tapos, nagsabi sa yung bata, nagtapat. Opo, tapos nahuli ko rin po sila. Nahuli mo rin? Naku naman. Ay, naku eh. Anong ginawa mo nung nakita? Nakipag-away po ko. Sinaktan niya ako hanggang nag-file po ako ng kaso sa women's desk. Tama, oo. Nanalo po ako sa kaso, pero nagpag-iwalay din po ako kasi mas kailangan ko na pong i-solve po yung mga anak ko, ilayo. Oo. Dahil paulit-ulit na lang po eh. Paulit-ulit na lang, wala nang balita ko kasi sa anak ko. So, ang hirap po maging masaya. Yan po. So, umalis ka, nakipaghiwalay ka rin kay, kay Daniel? Apo. Kasi kada gusto niya rin makipagtalik, nananakit ng bababae din. So, paulit-ulit. Ang parang ngayon, ang iniisip mo na ang buhay mo, eh, ganun na lang, ganun at ganun na lang. Parang ganyan. Opo. Anong ginawa mo ngayon? Nung kumiwalay ka na kay Daniel, wala na kayo ng mga bata, hiwalay na. Ano nangyari? Nakapag-aral ka, di ba? Nakatapos ka ng kolehiyo? Opo. Oo. Nagkatrabaho ka? Maayos naman ang trabaho mo? Nakapagtrabaho po ako. Nung after nakagraduate po ako ng college, nakapagtrabaho po ako sa banko. Oo. So, hanggang 2012, pinag-resign niya po ako ng dad ng anak ko, yun sa tatlo. Oo. Dahil sabi niya po, magpo-put up ng business. Oo. Pero after po nun, hindi na po siya nagpakita. Mm-mm. So, yun. Basta nawala na lang. Opo. Nawala na lang sa buhay ninyo. Bakit? Nung ginahasa niya yung anak mo, hindi pa ba kayo naghiwalay nun? Hindi, Daniel po. Yung pangalawa ko pong asawa. Ay, yung pangalawa mo. Opo. I see. Okay. Nasa na ngayon ang nanay mo? Nasa amin, kaya na matanda na po. Matanda na? Sa'yo na ngayon ang mama mo? Sa ibang kapatid ko. Sa ibang kapatid mo na nag-aalaga sa kanya. Pero may diferensya na rin po. May diferensya na kasi rin? Kasi hindi rin siya, hindi niya rin po ma-overcome yung nangyari sa kanya. Oo. So, pag sinabi mo, parang wala ka ng kaligayahan, bakit? Anong umiira sa isip mo? Bakit? Bumabalik ba yung mga pangyayari nung nakaraan? To be honest po, araw-araw, to all those years nung bata ako hanggang ngayon, hanggang nagkaanak ako, hanggang nabubuhay ang araw na to, kahit ano pong ginagawa ko, kahit nasan lugar ako, lahat po naaalala ko pa rin. Nilalabanan ko na lang po kasi yung depression, yung anxiety, para mapalaki ko ng maayos yung mga anak ko. Pero ang hirap. Sobrang hirap po kasi walang justice para sa ganitong tao. Sa anak ko, na natatakot po ako hanggang dumaan yung taon, ganito rin ang mangyari sa kanya. Oo. Yun po. Kaya po, ang hirap na hirap ako hanapin. Naisip mo ba na kailangan mong pumunta sa isang professional para to ask for professional help, para tulungan ka na malagpasan mo yan, yung sinasabi mo, depression na To be honest, hindi po. Uh-huh. Parang I keep on praying na lang na sana maganda one day. Yun.
Pero maganda yung ginagawa mo. Wala po eh. Pero, wala namang katugunan. Hindi kasi, alam mo, Ems, pwede ba ako magsalita sa yung parang kapatid mo? Opo. No? Kasi sa hirap ng dinanas mo, Emmy, kailangan mo talaga ng tulong. Kailangan mo talaga ng tulong. Opo. Hindi ba pwede kasi na ano eh. Hindi ba pwede na wala kang kaligayahan sa buhay mo. Una muna kasi maraming anak na dumidepende sa iyo. Ayaw mo naman na mahawa yung mga anak mo, di ba? Diyan sa kalungkutan na dinadanas mo. Yung trauma po kasi, Miss Men, mahirap. Mahirap, mano. Based sa experience ko. Kahit po nag-aaral at nakapagtapos pa tayo ng koleyo, at saka yung mahirap po talaga ma-overcome kung may dinaanan ka nung bata ka. I'm sure. Parang ano po eh, paulit-ulit. Paulit-ulit. Pa sa buhay mo, ano? Pati sa anak mo. Oo. Pero alam mo, Emmy, natatapos. Natatapos yan. There is a way. You have to have professional help. Okay? Sobrang sakit na pinagdaanan mo. Mahirap kayanin ng nag-iisa. But there is a way. Manalig ka, there is a way. Okay? Mamaya sasabihin ko sa'yo kung paano ang nararapat gawin para ikaw ay manumbalik yung buhay mo. Eh, ba't mo naman naaksayahin yan? Pahal mo mga anak mo, di ba? Opo. Kaya nga nagtitiis ka eh. Oo. Eh, may huling tanong ko ha. Kung gusto mo lang, it's okay. Kung ayaw mo, it's okay. No? Bakit? Maluwag sa loob mo na ikwento sa akin at sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpakailanman yung kwento mo yan. Anong purpose mo? I'm sure you are an educated person. You know what you are doing right now. Bakit? Ang ibang babae, tatago yan. Opo. Ikaw, lakas loob kang naglalahad sa amin ngayon. Why? What is your purpose? Gusto ko po kasi na mabigyan, malaman din po ng mga tao na gusto ko pong malaman ng mga tao na may mga ganitong klase lalaki para po maging aware sila sa mga anak din nilang susunod na maalagaan po nila na kahit papano maiwasan. And gusto ko pong hanapin yung saya kasi hindi na, wala po eh. Wala po akong katahimikan. Wala po akong katahimikan sa buhay. Wala pa. Wala ka pa. Pero dadating ka doon, Emmy. Hindi ko alam kung kailan po. Ay, dadating ka. Hindi ko kailan. Oo. Dadating at dadating ka. At hahanap tayo ng tutulong sa'yo. Para dumating ka doon sa lalong madaling panahon. Okay? Ha? Ha? Sige, ha? Palitan mo na yung isip mo na walang kaligayahan. Dahil meron, hahanapin lang natin. Okay? Opo. Maraming salamat. Salamat po. Papapunta mo dito. You'll be okay. You'll be okay. Don't worry, ha? You will be okay. Sabi ko sa'yo, tayo ay we'll work together. Okay? Thank you. Okay. Alam mo, kasi sabi nila, ang buhay daw, mapapunta lang talaga. So, you're ano, so, alam mo, ikaw, you went through a pattern. You know what I'm saying? A pattern. Naway magsilbi itong halimbawa at aral para magkalakas loob ang ating mga manunood, lalo na ang mga kababaihan. Na isumbong ninyo agad, ha? Ano mang karahasan na inyong dinanas o dinaranas ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil kung hindi natin ito gagawin, abait tayo ang mananatiling biktima ng mga mapang-abusong kriminal. Ngayon, bukas at magpakailanman.